Tulad po ng sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ang unit team po ay buo pa rin. Kaya baguhin po natin yung perception natin sa mga nakalipas po na araw at panahon. Ano? Kasi akala po natin, porkit itong si Sara Duterte ay tuluyan ng umalis sa kasalukuyang administrasyon, ay wala na po ang unit team. Ako po ay nagkamali. Buo po ang unit team. Umalis lamang si Sara Duterte. At kaakibat po ng pag-alis niya ay ang pagdating naman ng mas marami para sa unit team. Sa pangunguna siyempre ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At isa pang concern natin, sino kaya ang posibilidad na pumalit dito po kay Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education? O sige, unahin na po natin yan. Panoorin po natin ang balita kaugnay po ng pag-alis ni Sara Duterte sa Department of Education at yung mga pangalan na pumuputok. At ano ba yung desisyon ng ating kasalukuyang Pangulo tungkol po sa pag-appoint para sa kapalit niya bilang kalihim ng Department of Education? Una, pumutok sa mga balita sa mga kapwa natin content creator ang pangalang Angara. Siya po ay si Senator Sunny Angara bilang di umano'y napipinto daw na Department of Education Secretary. Pero wala po iyang katotohanan pa sa ngayon, ha? Kasi malinaw po dito po sa pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos na siya po ay nahihirapan na pumili sa ngayon, kaya po hindi niya muna ito i-announce. Diba, initially sinabi niya na at the end of the week, i-announce niya kung sino ang papalit na Department of Education Secretary, pero hindi po ganun ang nangyari. Panoorin po natin ang balita. Independent Secretary by the end of the week. Independent Secretary, sir. Well, no, it turns out it's harder than I thought. So, because we have to absolutely get it right. So I'm giving myself more time. So that makes it very hard for you. As I told you before, we have to see really what the DepEd needs. Of course, there are many calls for the new secretary to be an educator. There are many calls for the new secretary to be an administrator. There are new calls to be a historical professor. All of this, and they're all valid concerns. That's what education is all about, and that is why. And I've gone through so many CVs. Marami tayong magagaling. We have to choose somebody who has an understanding of what is important in terms of being an educator. But then we also have to find the same person also has to have those qualities that they can galvanize this very, very large bureaucracy, which is the DepEd, to achieve all of those gains or all of those changes to make the educational standard better. Ang lagi naman natin tinitignan ang mga test score natin. We have to bring up the test scores. We all know that. So you need an educator who understands how to help the students, how to help the teachers, number one. So that's it. There are many people who understand that, who are experts really in the educational sector. But then how do you achieve that? That requires a very good hand on the tiller of the DepEd, who can manage it properly, who understands the bureaucracy, who understands how to use a budget properly. All of these things. Yun ang mahirap ang trabaho ng DepEd. Alam nyo, upon hearing that words or statement nitong si Pangulong Bongbong Marcos, tingin ko, yung mga katangian na yan na binabanggit niya, inakala niya na meron kay Sara Duterte. Either, syempre, ang naging pamantayan kasi, abogada eh. Alam nyo naman na ang asawa po ni Pangulong Bongbong Marcos, abogada, si Atty. Lisa, kaya ang presumption, magaling. Kasi magaling yung kanyang asawa bilang abogada. But it happens na hindi po ganun yung nakita natin sa pamumuno nitong si Sara Duterte. Oo, maraming mga nagawa ang Department of Education. But basically, hindi naman si Sara Duterte ang utak doon. Kung hindi yung mga underlings niya, di ba? Yung kanyang mga undersecretary at assistant secretary. Sila talaga yung tumatrabaho.
But basically ngayon, ang hinahanap ni Pangulong Bongbong Marcos, yung mga katangiang binanggit niya, educator, na kayang maging administrador, kayang mag-handle ng tama sa finances, tapos higit sa lahat, syempre, kaya pong itaas ang kalidad ng edukasyon sa bansa. At bigyan rin natin kahit paano ng leeway itong si Pangulong Bongbong Marcos sa pagtalaga dito kay Sara Duterte bilang kalihim. Dahil alam naman natin ang galaw sa politika. Di ba? Kahit sino namang presidente, kahit paano tumatanaw ng utang na loob yan sa kanilang mga kaalyado. Wala pong Pangulo ng Pilipinas sa nakalipas na panahon ang hindi po tumanaw ng utang na loob sa mga kaalyado po nila before. At yung pagtanaw ng utang na loob na yan, tingin ko, pinagkatiwala ni Pangulo yung pinakamahalaga na departamento sa ilalim po ng ehekutibo. Yan po ang Department of Education. Kasi nakaangkla lahat dyan eh. After all, yung mga namumuno po sa lahat ng departamento sa bansa po natin, sa ilalim ng ehekutibo ay dumaan po sa Department of Education eh. 'Di ba? Sila nung mag-aaral hanggang sila po ay naging kawani na. Syempre ng gobyerno, education ay napakahalaga. Sabi nga, it is a continuing journey or process na dapat hindi po pinagpapasawalang bahala ng kahit sino. At with that said, si Pangulong Bongbong Marcos being the partner of one of the head ng Uniteam before, kasama itong si Sara Duterte, pinagkatiwala niya yan dahil sa tingin niya, nung una, akala niya, siguro marahil ha, ito lang may aking opinion. Hindi po sinasabing ito ang saloobin ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa pagtingin niya kay Sara Duterte, magaling. Kaya yung mahalagang departamento, ipinagkatiwala niya rito. But hindi po ganun ang nangyari. That's why sinasambit na ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga katagang ito para maging pamantayan po natin sa maaaring maging susunod na sekretary ng Department of Education. Okay? Puntahan muna natin yung pinakabuod ng balita na yan o yung napanood natin video kanina dito po sa balita na ito. Pinasalamatan ni Pangulong Bongbong Marcos si Vice President Sara Duterte sa pagsisilbi nito bilang kalihim ng Department of Education. Pero aminado ang Pangulo na nahihirapan siyang pumili ng bagong DepEd Secretary. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Mahigit isang linggo matapos magbitiyo, wala pa... Hindi ako makamove on dyan eh. Akala ko itok-itok lang. Pero akalain mo binabasa niya na lamang. Siguro hindi naman mali yung binabasa, yung pagkakasulat sa binabasa niya, di ba? Inahanap ko talaga ang salitang tended eh. Kasi ang tend, yung propensity, di ba? Yung maaaring mangyari. Pero yung when it comes to resignation, ang pagkakaalam natin, tendered. Yung past tense ng tender, di ba? Pero siyang linaw ng binanggit niya diyan, I tended my resignation, di ba? Kaya doon pa lamang, wala talaga. Sabi nga ni Antonio Trillanes, limitado ang kakayahan ni Vice President Sara Duterte. Pa rin kapalit si Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education. Aminado si Pangulong Bongbong Marcos na nahihirapan siyang pumili. It turns out it's harder than I thought. So because we have to absolutely get it right. So I'm giving myself more time. Isinasaalang-alang rin daw niya ang mga panawagan ng iba't ibang sektor sa pagpili ng bagong DepEd Secretary. There are many calls for the new secretary to be an educator. There are many calls for the new secretary to be an administrator. There are new calls to be a historical professor for all of this. And they're all valid concerns. Sinabi niya yan sa isang ambush interview sa pirmahan ng alyansa ng Partido Federal ng Pilipinas. Okay, bago natin puntahan yung alyansa, nitong nakaraang araw, dahil nga po naghahanap na ang ating Pangulong Bongbong Marcos ng bagong kalihim ng Department of Education, syempre ang isa sa mga pumutok na pangalan, si Lenny Robredo. Pero alam naman natin na si Lenny Robredo ay hindi naman po yan tatanggapin man kung sakali mang alukin siya. Hindi niya tatanggapin yun kasi clear na yung plano ni Lenny Robredo eh. Para sa mga kakamping po na manonood po natin, malinaw po ang plano ng sinusuportahan yung kumandidato sa pagka-presidente na si Lenny Robredo at vice-presidente natin for the past 6 years, na siya po ay
tatakbo bilang alkalde ng City of Naga. O suportahan niyo po siya doon po sa kanyang political ambition na maging mayor po ng City of Naga. Si Marojas naman na isa rin sa mga kumakalat na pangalan noon, at tingin ko malabong mangyari dahil hindi naman po educator si Marojas. Kasi ang sinasabi ng ilan, malakas daw kay Atty. Lisa Dahl kamag-anak. Hindi po yun ang pamantayan. Narinig na po natin ang pamantayan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, lumabas po ang pangalang Sunny Angara. In fact, binlog pa nga po ito nitong si Kakopi. Nag-guest po mamaya kay Carclea. Kasama po tayo. Nakalagay po rito, Sunny Angara papalit kay Sara Duterte sa DepEd. O yan po, kinontent po yan ng maraming mga content creators. Pero umani po yan ng backlash. Ano? Hindi po yung backlash na si Harrieta. Naalala ko na naman si Harrieta. Okay. Umani po yan. Particular dito po sa isang page na sinusubaybayan po natin ang pahina. Ito pong ang pahina page. Ito po ay talagang supporter po ito ni Pangulong Bongbong Marcos at perhaps loyalista. Ano? Talagang ayaw po nila kay Angara. Makikita nyo po dito sa mga panulat ng ang pahina kung paano po nila yan, kung paano po nila ipinapakita. Kasi hindi lang naman isang tao ang nasa likod nitong ang pahina . Yung kanilang pag-disagree kung sakasakaling ma-appoint si Angara bilang Secretary of Education. Angara, sabi po rito, as a new DepEd is the same or worse. Family members are thieves. Have no regards for indigenous people. Mr. Bongbong Marcos, wala na nga bang iba? Disappointment is growing. Okay? Yan ay ano ni sa loobin niya pahina. Mr. Bongbong Marcos, President, bakit mo ito ginagawa? Maano na yung pananalita niya rito? Matanong lang, sa panahon ni Makoy, protected ang mga lugar noong nawala ay maraming napunta sa kamay ng mga Angara. Ngayon, isa lang ang masasabi ko dito kay Pahina. Kapag ka tinira mo si Pangulong Bongbong Marcos because pinili niya si Angara, makakalaban mo si Top 1 and I believe makakalaban mo ang mga PBBM supporter. Ayoko mag-away-away po tayo. Kasi ang sa akin lamang, kung piliin man ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga tao na sa ayaw po natin, wala tayong magagawa. After all, prerogatibo po yan ng Pangulong Bongbong Marcos. Let's wait and see kung sasablay yung tao. Ano? Ngayon, kung may issue kayo kay Angara, okay lang yan. Hindi pa naman na-appoint. Ano? Pero dito kasi sa pagsasalita nitong ang pahina, parang nababastusan na ako. Biruin mo, sinusuportahan mo si Pangulong Bongbong Marcos, tapos tatawagin mo Mr. Bongbong Marcos. President, bakit mo ito ginagawa? Ito, from time to time, nanonood sa akin itong si ang pahina. Pero inuulit ko sa iyo ang pahina. The moment na birahin mo si Pangulong Bongbong Marcos, kahit kapwa kita supporter, kahit loyalista ka, ipagtatanggol ko si Pangulong Bongbong Marcos sa mga kritisismo na maaaring manggaling sa inyo. Yun lamang. Pero hindi pa naman nangyayari yan, kaya sana huwag tayong magtalo. Ano? Sa akin lamang, syempre kilalang kilala niyo ako kung gaano po ako sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Ha? Ngayon, tuloy po natin ang pakikinig dito po sa balita. Sabi pa po dito sa balita, nagkaroon na po ng alyansa ang partido ng sino? Nitong si Pulong Duterte, ang National Unity Party. Alam po ba ninyo na itong si Pulong Duterte belong po ito sa National Unity Party? At ngayon, umalyansa kay Pangulong Bongbong Marcos. Malinaw po mga tol na sa nangyayari ngayon, mas lumalakas po ang unity team. Hindi po ito nasira dahil lamang sa pag-alis ni Sara Duterte. Panoorin po natin patuloy ito pong balita. At National Unity Party para sa 2025 election sa Makati kanina. Dagdag pa ni Marcos, kailangang mapataas ng susunod na DepEd Secretary ang mga test score ng mga estudyante. Walang binanggit na partikular na exam ang Pangulo, pero kamakailan lang nangulelat ang Pilipinas sa ranking pagdating sa creative thinking. Base yan sa inilabas na report ng Program for International Student Assessment o PISA. So you need an educator who understands how to help the students, how to help the teachers. Number one, that requires a very good hand on the pillar of the DepEd
who can manage it properly, who understands the bureaucracy, who understands how to use a budget properly, all of these things. Kahit nagbitiw sa pwesto, nagpasalamat pa rin ang Pangulo kay VP Sara. Mahirap ang trabaho ng DepEd. Kaya I can, that's why we have to thank Inday Sara for really the effort that she put in. There's a great deal more work to be done and we'll find the right person to do it. Sa pagdalo kanina ni PBBM sa pagsasanib pwersa ng kanyang Partido Federal at ng National Unity Party, tiginiit ng Pangulo na layo ng alyansa na maisulong pa rin ang unity o pagkakaisa tungo saan niya'y bagong Pilipinas. Pero aminado si PBBM na hindi ito madali dahil saan niya'y mga balakid sa politika. But that is the whole point of these alliances that we are making. If there are in fact these contradictions, if there are in fact these differences, that we now have a method to resolve them without going to extreme undertaking extreme measures like moving away from the party, running as independent, having the, both allies fighting. Dito ba may pinapatamaan si Pangulong Bongbong Marcos? Kayo na po ang humusga. Pero kung katotohanan naman kasi ang kanyang sinasabi, talagang kailangan niya pong gawin yun. Di ba? Kung may tamaan man, bato-bato sa langit, ika nga, tamaan, huwag magagalit. Against each other politically, sometimes even more. Ayun naman kay... Sabi ni Diego Uy, wala nang unity team top 1. I disagree. Kasi ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, may unity team eh. Di ba? And unity team is not about Sara Duterte and Bongbong Marcos, our beloved president. It's about the party involved. Diba? The structure. Ayun yung pinapaliwanag po sa atin, Diego Uy, ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano? Meron pong unity team. Ang unity team po ay binubuo po ng mga partido na nagsama-sama sa nakaraang halalan para po sa ultimate objective na unity. Ano? Ang unity, wala pa po. Wala pa pong pagkakaisa sa mga Pilipino, pero meron pong unity team. Ayan ang katotohanan. Wala pong unity kasi hanggang ngayon, hindi naman po 70% ng mga Pilipino nagkakaisa. Ilan lamang ba tayo nagkakaisa? 30%. 20% mga Duterte, 40% walang pakialam. Kaya wala po talagang unity. Pero yan po yung layunin ni Pangulong Bongbong Marcos ang magkaroon po ng pagkakaisa. Ang unity team meron. Nagkamali nga po ako. Inaamin ko po sa harapan ng publiko. Nagkamali ako. Kasi akala ko wala ng unity team. Pero si Pangulong Bongbong Marcos mismo nagsasabi sa atin may unity team. Ang unity team ay binubuo ng mga partido na nagsama-sama para po sa pagkakaisa sana. Hanggang ngayon hindi pa rin po natin matamo. Yun po yung sinasambit po dito ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang talumpati. NUP President at Camarines Sur 2nd District Congressman Elrey Villafuerte, nasa 6 hanggang 8 kandidato sa pagkasenador ang i-endorso ng kanilang partido. Actually, may shortlist being discussed pero siguro antay po natin. Oo, pakinggan po natin yung kabuuan po ng talumpati ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ha? Good morning. Well, once again, it is a very bright day when we are beginning to see constantly this unification. This is something that we started actually before the elections, before the campaign of 2022. And it is good to see that we are still solidly behind that concept. Now, many commentators undoubtedly are going to say, these are marriages of convenience. These are the usual political maneuverings in Philippine politics, where every party, every candidate or prospective candidate, or any political leader for that matter, finds where is it best, what is the most politically advantageous place to be in terms of my party affiliation. And there is some truth to that. As the party alliances, especially on an individual basis, can be seen as merely marriages of convenience. And once again, since we are bringing all of these
disparate forces together. Not so disparate, but separate forces together. We will again be seen and commented upon and said to be another marriage of convenience. Well, I would like to put paid to that idea. I grew up studying political science, within watching these parliamentary systems in Europe, but more specifically, of course, in England. Doon ako nag-aral. But I was exposed to politics, party politics, in that whole parliamentary milieu. And we watched, if you will look a little bit, when a party is called the Conservative Party, the ideology of that party is conservative. When they are called the Liberal Party, they are liberal in their ideology. When they are called the, for example, very the specific ones, let me use again a British example, SNP, Scottish Nationalist Party. They essentially exist as Scottish Nationalists. The Green Party in Germany essentially gave birth to this party. Germany gave birth to this party because of the environmental issues. So central to each of these parties' existence is an ideology. And that is what I would see sometimes. Well, marriage of convenience, there is no ideology. So that is why I think that we are making a very important change in the thinking in the politics of the Philippines. Let us base it not on political expediency, but on ideology. And what is the ideology that... Nababasa niyo yung gustong ipahiwatig dito ni Pangulong Bongbong Marcos, na kaya nagsasama-sama ang mga partido na ito dahil po sa ideolohiya. Hindi para lamang manalo sa halalan, as stated nitong si Sara Duterte. Kaya nga nabudol tayo eh. No? Tapos yung pagkakabudol na yun, sisirain pa yung paniniwala natin sa Uniteam. Nagkamali ako. Ako, I admitted na nagkamali ako, na akala ko warak na ang Uniteam. Kasi isa ako sa mga unang nagsabi, wala nang Uniteam. Pero mali. Dapat i-admit natin sa ating sarili yon. I-correct natin na tayo nagkamali, no, for acknowledging before na wala nang Uniteam. Pero hindi po totoo. Sapagkat buo ang Uniteam, ang nawala ay isang tao lamang. Si Sara Duterte. Yung ideolohiya ng Uniteam nandoon pa rin. Ang pagkaisahin, ang sambayan ng Pilipino na hanggang ngayon, hindi pa rin po nangyayari. Kaya nga kanina, nung sinagot po natin yung isa nating abid din na manunood, salamat, ewan ko kung magtatampo ka sa akin, pero pinapaliwanag ko lang naman na wala pong unity pa. Wala pa pong pagkakaisang mga Pilipino. Ang meron tayo, Uniteam, sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, at umalis lamang si Sara Duterte. Na bagamat kawalan siya, pero hindi po malaking kawalan. Ano? Ang mahalaga, mas marami po ngayon ang sumasama sa Uniteam. In fact, yesterday tinalakay po natin ang pahayag ni Governor Gwendolyn Garcia. And she categorically stated that the Cebu or Cebuanos will give extraordinary unity para kay Pangulong Bongbong Marcos. Napakaganda, di ba? Kaya hanggang ngayon, buo po ang Uniteam. At dito sinasabi sa ating ni Pangulong Bongbong Marcos na ang Uniteam hindi po nakaangkla sa tao. Ito po ay nakaangkla sa ideolohiya na pagkaisahin po ang ating mga kababayang Pilipino. Tuloy po natin ang pakikinig sa kanya. We are espousing. We speak now of unity. We speak now of Bagong Pilipinas, bringing the country, transforming the country to another place, to a better place than we had found it. And that is what we plan to do. And we have come to the understanding and to the agreement that that can only be achieved if we have unity, if we all work together, not only us in the political arena, but also
everyone, every citizen, every agency of government, every local government, every citizen even, including even the private sector, that we have realized, and we must now come to that understanding, that we will only achieve the transformation that we dream about for the Philippines if we are united. If we agree, if there is consensus amongst us on what needs to be done, how we are going to do it, and we all work together. Now, this is not an easy road. There will be many times that political forces will intrude upon that. And that is life. That is political. That is yan ang buhay ng political. You also, of course, we dream and we strive. There are principles that we uphold. But of course, there are political forces that get in the way. But that is the whole point of these alliances that we are making. That is the whole point, because we now formalize and put together a mechanism. If there are, in fact, these contradictions, if there are, in fact, these differences, that we now have a method to resolve them without going to extreme, undertaking extreme measures, like moving away from the party, running as independent, having the both allies fighting against each other politically, sometimes even more. But nonetheless, that is what I see as what we are doing. So when people come to us and say, pampulitika lang yan, nangyari lang yan dahil sa eleksyon, parating na ang eleksyon. Well, we cannot deny there's truth to that. Bato-bato sa langit, tamaan wag magagalit. Eh kung hindi ka naman kasi nagsalita na ang Uniteam ay para lamang sa halalan, hindi namin iisipin na ikaw yung tatamaan dito. Pero I do not know kung siguro naman sa kabutihan ni Pangulong Bongbong Marcos, wala siyang intensyon na patamaan si Sara Duterte dito. Sinasabi niya lamang yung katotohanan. That we have to organize ourselves for the next election. But we organize ourselves, that's not a marriage of convenience. It is an understanding that we must come together if we are to transform our country into the modern, safe, sustainable, growing country that we dream of, that we have all dreamed of in all our lifetimes. Because at the heart of what we are doing is public service, and that is what we want to provide. Sana all ng politiko ganun, ano, na sa kanilang mga tunay na hangarin, sa kanilang kaibuturan ng puso, ika nga, serbisyo sa publiko ang dapat manguna. Hindi yung kaya ka lamang sasama sa isang koalisyon ay dahil para lamang manalo sa politika. Nabudol talaga tayo. Ngayon, balik tayo sa Uniteam. Again, ang Uniteam ay buo po at getting stronger pa nga rin po ito hanggang sa ngayon. Nawala si Sara Duterte pero hindi po malaking kawalan si Sara Duterte. Ito po ngayon ay binubuo ng Partido Federal ng Pilipinas, ang partido ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, ang partido ng ating speaker na si Martin Romualdez ang Lakas, CMD, ang mga partido ng ilapang mga politiko katulad ng National People's Coalition, at kahapon ang ceremonial signing sa alliance ng Partido Federal ng Pilipinas at saka ito pong National Unity Party, kung saan itong si Pulong Duterte ay nabibilang. Saan ngayon pupulutin itong si Pulong Duterte? Independent candidate marahil ang mangyayari sa kanila, particular tatlo po sila, kasi sinasabi ni Sara Duterte na kumpirmado talaga na itong tatlo na ito, si Rodrigo Duterte, si Pulong Duterte at si Sebastian Duterte, ay tatakbo sa pagkasenador sa May 2025. Kayo na po ang bahalang bumoto kung sino ang inyo pong iboboto, but definitely si Top 1 ay hindi po boboto sa mga Duterte at sa mga pro-China senatorial candidate. Katulad ni Senator Aimee Marcos, hindi ko iboboto yan. Si Senator Ronald De La Rosa, hindi ko iboboto. Si Senator Bongo, hindi ko iboboto.
si Senator Francis Tolentino, hindi ko iboboto. Ha? Maraming maraming salamat po sa inyo mga tol, sa 400 na manonood po natin. Thank you so much. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe, see you always. At mamayang alas 8 po ng gabi, magkita-kita po tayo sa Carclea YouTube channel. Bisita po kami doon ni Kakopi at pag-usapan po natin ang mga maiinit na issues sa ating bansa sa kasalukuyan. Hanggang dito na lamang. Bye for now mga tol.